Meron nung balita, mga kakutsero, na bagsak daw ang moral ng PNP ngayon dahil sa mga akusasyon ng cover-up. Cover-up daw kasi. Bago natin ang pag-usapan yan, mag-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Zendwave. Okay. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala sa Zendwave ng wala pong remittance fees, mga kutsero, no? Diretso po yan sa Pilipinas. Napakaganda po niyan. Ang gagawin nyo lamang, i-download ang Zendwave app. Okay? Pag-download nyo po ng Zendwave app, mga kutsero, i-register nyo yung bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga banko sa Pilipinas. At mga kutsero, no, sa inyo pong unang padala. Huwag niyo po kalimutan, mga kutsero, sa una niyong padala. Kapag ginamit niyo po si Zendwave, gamitin niyo na rin po yung aking promo code na Coach Jarrett para makakuha po kayo ng $10 free credit. So, ayan po mga kutsero, no? Gamitin niyo na po yung Zendwave for all of your remittance needs. Huwag niyo po kalimutan, wala po yung remittance fees. Bakit daw kami inaakusahan ng cover up? Yan po ang sinabi ni Chief, PNP Chief Azurin. Azurin admits PNP's moral plummeted due to drug cover-up allegation. Sino ba naman kasing matutuwa sa ganun, di ba? Kung totoo yung drug cover-up na yan, Diyos, walang matutuwa dyan. Walang Pilipino na nasa matinong katinoan, nasa matinong pag-iisip, ang matutuwa na ang kanyang pulis na nanumpa to serve and protect the Filipino people will be in the front lines of the illegal drug trade. So, sabi po ni PNP Chief Azurin, the morale of the Philippine National Police is currently low given the recent illegal drug cover-up allegations involving police officials, said its Chief Rodolfo Azurin on Monday. Sabi po niya, Azurin however reminded the 228,000 strong police personnel that they should continue doing their mandate to the nation and our people. Pakinggan natin yung sinabi. Ano po yung general sentiment ngayon sa police force, lalo na yung mga recent issues, it affects yung mga commissioned officers. So are we fearing na magkakaroon ng parang disgruntlement or disorganization? And how are we preparing for this, sir? Alam mo, I was listening kay Eli Cruz kahapon. Sabi niya, alam namang sabihin kong high moral. So these are the moral, the current state of the PNP right now. Pero ako, how do I interpret this? These are opportunities. Yung lahat ng putik na binabato sa amin, these are opportunities na nagsasabi na kailangan pa nating i-improve ang performance ng Philippine National Police. We need to keep aspiring to be a perfect organization. So ang sentiment ng kapulisan, bagamat low moral sila, last week I had been issuing statement. Sabi ko kay Red, you issue a statement. They should not be distracted. They continue to work because nasa moral ground ako dito. Nasa moral ground ako dito. I might lose, but definitely ako ang nasa moral ground dito. I might lose but definitely shadow on nasa moral ground ako rito. Sabi ni PNP Chief Azurin. I don't know what exactly that means. Kung ano ibig sabihin ni PNP Chief Azurin na siya yung nasa moral ground, siguro ibig niya sabihin siya yung nasa moral high ground. Ibig sabihin siya yung mas nakatataas pagdating sa moralidad. Siya yung mas nasa tama pag siya yung nasa moral ground. Baka yun ibig niya sabihin. Possible, of course, syempre kasi iniimbestigahan yan. Pero ito na po yung statement niya kanina. Ang tagal niya nag-reply. Ang tagal niyang bago gumawa ng statement, no? Sabi po niya, PNP Chief General Rodolfo Azurin denied on Monday the alleged cover-up of the arrest of Police Master Sergeant Rodolfo Mayo during an anti-illegal drug operation in Manila. In a press conference in Camp Crame, Azurin admitted he was aware of and approved the tactical plan to use Mayo in order to get bigger fishes involved in the illegal. Bago ho natin puntahan yan, balikan ho natin ng konti yung kasaysayan. Kasi it's easy to get lost dito sa kwento na to actually. Maski ako nahirapan akong tukuyin ng totoong kwento nito. Nag-umpisa po ito lahat kay SILG Abalos. Nung nagkaroon siya ng expose niya last week, Abalos asks PNP General and 9 others to go on leave
over massive cover-up in the 6.7 billion Shabu Hall in Manila. O, panoorin natin yung kanyang statement ng mga panahon na yun. Ito yung kanyang sinabi. The fact-finding board has taken testimonies of several personalities and based on this and other pieces of evidence including tapes, maiba-iba klaseng tapes, under the possession of the board, it shows that there is indeed a massive attempt to cover up the arrest of Sergeant Mayo. Inuulit ko, lumalabas sa mga testimony, no? Sa mga salaysay, ng mga testigo, sa mga tapes, sa lahat ng ebidensya, sa ngayon pa lang, nakikita natin na may malawakang pag-cover up sa nangyaring ito. Hindi tayo papayag na mababoy ito. Salot ang droga. Dapat managot ang mga taong ito at seryoso ang pamahalaan dito, seryoso ang National Police Commission dito. Dahil dito, para pangalagaan ng ebidensya at para hindi na makagalaw pa, minumukari ko na lahat ng mga taong nakita natin sa tape ay mag-leave muna pending investigation itong task force. If not, they will be suspended pending investigation. Sino-sino itong mga taong ito? Nakita niyo sa video? Number one, Lieutenant General Benjamin Santos Jr. Number two, General Narciso Domingo. Grabe. Ang Director ng PDEG. Number four, Colonel Julian Olonan, ang Chief ng PDEG SOU 4A. PDEG pa? Grabe. Number five, Captain Jonathan Sosongko, ang Head ng Arrest Team PDEG SOU 4A. Lieutenant Colonel Arnulfo Ibanez, ang OIC ng PDEG, ito yung Philippine Drug Enforcement Group, SOU, NCR. Number 7, Major Michael Angelo Salmingo, PDEG, SOU, NCR. Number 8, Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez, Quezon City Police District. Number 9, Lieutenant Asharaf Amerol, ang Intelligence Officer ng PDEG, Intelligence and Foreign Liaison Division. Number 10, Lieutenant Colonel Harry Lorenzo III, Manila Pili Moriones Station Commander. 11, Captain Randolph Pinyon, ang Intelligence Section ng PDEG, SOU 4A. Hindi tayo natapos ito. Hindi ako naniniwala ito lang mga tao ito. Malawak ito, makapaglapan ito. At dito po lahat nag-umpisa yan, dyan, sa ano na yan, expose na yan ni SILG. Benher Abalos. Kahapon, naibalita pa to. Maliban pa po dun sa unang sinabing 49, Sham, nadagdagan pa ng 40 ang kakasuhan dahil dito sa cover up. So, hindi na lang po Sham. Noong una, Sham lang. Ito yan, Sham lang noong una. PDEG Chief Domingo and 9 others to go on leave. So, 10. Dinadagdagan. 49 police officers were found liable for the alleged cover-up of irregularities committed by anti-drug operatives of the Philippine National Police in connection with the seizure of 990 kilograms of crystal meth or shabu worth 6.7 billion in the attempted pilfering of some of the confiscated drugs in October last year. 42 kilos gagamitin daw yon pang pain or pang reward sa mga informant. Parang ganun. Eh, yun yung in-expose ni ano eh, ni Congressman Barbers, di ba? Ito nakaraan lang. Meron daw mga ebidensya na kesa dinidestroy, eh bumabalik sa merkado, ginagawa rin pang reward. Et, ito yun, yung ano, sinasabi, yung sinasabi dito, may 40 kilos plus daw. Ninakaw sa loob ng evidence room, kinuha, ibinalik, hindi naman daw lahat, pero kasi 990 kilos yun eh, so almost 1 ton. Yung 42 kilos daw na yun na nahuli kay Mayo, galing daw yun sa 990 or sa almost 1 ton na nahuli last year. So 49 ng PNP Drug Enforcement Group, paano naman po kami hindi madi-disappoint sa inyo niyan? Chief Asurin, eh underhunin nyo yan. Kayo ang PNP chief. In fact, mga kutsero, may interview po kahapon. Napanood akong interview. Sa ano po ito? Sa UNTV naman. In-explain niya kung paano yung naging sistema ng ano, ng pilferage. Ayan, ito. Panoorin natin to. Ang usapan namin doon, kasi sumama ako sa usapan, is hindi kakasuhan si Mayo. Yun talaga ang tunay na usapan.
Nag-suggest ako, baka naman hindi pwede yung ganyan. Ang gagawin na lang natin is, kasuhan pa rin si Mayo. I-case file yung kaso kung gusto niyang tulungan. Ang sinasabi nila is masisira ang PNP, masisira ang PD. Pinatotohanan ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez ang pahayag ni DILG Secretary Benhar Abalos na nagkaroon ng cover-up sa pagkakaaresto kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. Si Gonzalez ay kasama umano sa operasyon noong October 8, 2022 kung saan nakuha sa establishmentong pag-aari ni Mayo ang 990 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Sa eksklusibong panayam ng UNTV kay Lieutenant Colonel Gonzalez, sinabi nito na ayaw kasuhan ni na General Domingo Simayo sa utos ni Chief PNP. Ako mismo, unang tanong ko, Sir, anong gagawin natin kay Sergeant Mario? Ilalabas na ba natin? Ang sagot sa akin ni General Domingo, sabi niya, hindi na kailangan. Alam na ni Chief PNP. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Gonzalez, bilang isang operatiba, hindi katanggap-tanggap ang desisyon ng grupo, kaya't nagsumbong aniya siya kay PDEA Director General Wilkins Villanueva. Nung binigay ko dun sa PDEA, nag-text daw si Sir Wilkins kay Chief PNP na dapat maisama si Sergeant Mayo sa kaso. Nung review ko yung CCTV, ibinalik nga si Sergeant Mayo doon muna sa lugar. Siguro mga past 11 na yon. Kumuha sila ng ebidensya doon sa loob. Then 2:30 ng madaling araw, nilutang siya doon sa Quiapo Bridge. Matapos ang dalawang pagpalag sa plano ng mga nakatataas na opisyal, dito na aniya nagsimula ang kanyang kalbaryo. Nilagyan siya ng masasamang record hanggang sa isailalim sa restrictive custody sa Campo Crame. Alam mo, masakit sa loob yun. Siyempre na meron akong one, meron akong mga derogatory records na hindi naman totoo. Then, pagdating ng January, kinulong nila ako, di ba? Nagkaroon ako ng restrictive custody from January 27 hanggang March 13. Bakit ako kinulong? Anong kasalanan ko? Pero sumunod ako dun. Yung restriction na yun, binuno ko yun. Utos ni Chief. Diba? Yun ang explanation nila. O, saan nakulong? Habang nakakulong, sinabi ni Lieutenant Colonel Gonzalez na ipinagtapat sa kanya ng kanya mga dating tauhan na ipinadidiin siya sa itinagong 42 kilos ng shabu. Kinausap nila ako, Sir, sabi niya sa akin, Sir, kinausap kami ng mga boss. Kinausap kami ni DI, kinausap kami ni General Domingo. Sir, matatapos daw ang problema namin basta ituro ka namin na ikaw ang nag-utos. Ikaw ang nag-utos na mag-savage no sila. At dahil sa ginawang pagsasabi ng katotohanan, maging ang nakumpiskang 575 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng halos 4 na bilyong piso sa Baguio noong nakaraang buwan ay ibinibintang na din aniya sa kanya. Dagdag pa ng opisyal, nakalahad sa kanyang sinumpaang salaysay ang tunay na nangyari kaugnay sa 990 kilos ng shabu at pag-aresto kay Mayo, ngunit hindi siya pinansin ng SITG 990. Kaya't ngayong nag-iimbestiga na ang NAPOLCOM sa issue, umaasa ang opisyal na lalabas ang katotohanan at maparurusahan ang tunay na sangkot sa cover-up. Si Lieutenant Colonel Gonzalez ay isa sa 14 na tauhan at opisyal ng PNP na pinangalanan ni Secretary Abalos sa umano'y cover-up kaugnay sa 990 kilos ng shabu. Sa interview ng UNTV, hiniling ni Lieutenant Colonel Gonzalez na huwag ipakita ang kanyang mukha kahit na inilabas ang kanyang pangalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At ang nakakaano pa dito actually, medyo nakakatawa pa dito, nagsalita lang si Chief Asuri nung pinwersa na siya ni Senator Bato. Senator Rona De La Rosa on Sunday urged Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin to disclose everything he knows regarding the involvement of police officers, including two generals in the alleged cover-up of the 6.7 billion shabu bust in Tondo.
I hope he would tell all what he knows about the almost one ton of shabu. My advice to him is to face the media, reveal everything he knows, and that he that will put everything to rest. And the speculations about the cover-up, that will stop once he speaks, because he is the final say in that organization. He is the head of the agency, so he should speak so that everyone will know. It will all end. It will end all speculations. Yung po ang sinabi ni Senator Bato. But then again, mga kuchero, nothing against Chief Azurin, PNP Chief Azurin. Nasaan na? Nasaan na po tayo dito sa kaso? Kasi, ang chismis po kasi is this. The cover-up is, ayaw kasuhan si Mayo. That is the cover-up. Yun po yung source ng cover-up. According po kay Colonel Gonzales, ay utos daw ni PNP Chief Azurin. He maintained that there was never a plan to set Mayo free and not charge him over the recovery of illegal drugs. I think hindi ho dapat pakawalan ang term doon kasi because during that day, ongoing ang operation, that is a follow-up operation, so ipinagpaalam ni Domingo sa akin yan, pero never in my career na may nahuli na nagko-compromise ako siya mismo personally. They offered na may follow-up operation, so nagbigay ako ng go signal. But definitely, hindi tayo magko-compromise dyan. Sabi ko nga, hindi pwede ang deal dito. Pumayag ako, but walang usapan doon na walang kaso. Kasuhan mo kasi huli mo. Very basic. Siya naman ang nag-recommend na may follow-up. So sabi ko, everything is based on trust, but definitely, hindi kasama sa usapan yung walang kaso. Very definite ako doon. So ano nangyari ngayon dito? Mukhang lumalabas ngayon, si Director pala. Si Director Domingo ay naiwan sa ere. Nagsalita si Azurin na, oo, may go signal ako dyan, pero wala sa usapan namin yung hindi kasuhan. Tapos si Gonzales, ang sinasabi naman niya, sabi daw ni Domingo, ayon daw kay Chief, wag daw kasuhan. So parang nagkalaglaga na sila dito ngayon. Yung po, doon po nanggagaling ang aking disappointment kay PNP Chief Azurin. Alam niyo po mga kuchero, hindi po lahat ng PNP natin ganito. Pero kaya nga po nandiyan si PNP Chief Azurin para siya yung mag-check sa mga bad apples at tatanggalin yan sa basket para hindi makahawa ng iba. Kasi ikaw yung PNP Chief. Bilang PNP Chief, ikaw ang may responsibilidad na siguruhin na ang mga nasa ilalim mo are doing their jobs. Bakit po meron tayong ano? Bakit meron po tayong miyembro ng Philippine Drug Enforcement Group na under po ng PNP na siya mismo ang nag-supply ng drugs? Yun po yung masaklap dun eh. So dun po nanggagaling yung disappointment ko kay PNP Chief Azurin. Na kalimutan na ko natin yung sinabi niya na siya wag daw takutin yung mga drug addict, etc. Yung mga drug pusher, etc. etc. Kalimutan na natin yun. Di na mahalaga yun. Mas mahalaga to. You had 6 months to not only come clean, but to make the most out of the case. Nandiyan na yung ebidensya, nahuli nyo na yung perpetrator. Wala na kaibang gagawin kung di mag-file ng kaso. Wala kaming pake kung bumaba ang moral nyo dahil sa allegation ng cover-up. Because this allegation should not have been there in the first place. Dapat ho talaga hindi ho nagkakaroon ng usok tungkol sa apoy ng cover-up. Kasi ho, kung may usok, malamang sa malamang may apoy. Ang tanong, gaano kalala yung apoy? Or totoo bang yan yung apoy na yun? Baka ibang apoy yan. Ewan ko lang kung anong next step ni PNP Chief Azurin. Anyway. So yun po. So sana ano, PNP just owns up to their mistake. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at tulungan niyo po ako mga kuchero, lalo sa Facebook dahil napaka Diyos ko, shadow ban. Shadow ban is really ano eh. Shadow ban is life. Shadow ban is life. So paitulungan po ako na i-share po yung ating mga videos sa Facebook at sa YouTube, sa inyo po mga social media accounts para mas marami pa po makapanood ng mga pinag-uusapan natin sa ating live stream. No? And huwag niyo pong kalimutan, today is April 18 na. April 18 na mga kuchero. Grabe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright? So bye everyone. See you next time. Bye.